Guys, alas 12:30 na ng hating gabi dito sa Japan. Di ako makatulog. Patulog na sana ako kaso unang-una nga pala guys sa pamilya ni Contancia ko ni Dayag. Condolence po. Puso po akong nakikiramay sa pamilya ni Contancia ko ni Dayag. Yung OFW na pinatay sa Kuwait nung nakaraang araw lang guys. Ewan ko kung nabalitaan nyo na yung balita na yan guys. Kasi sariwa pa nung nakaraang araw lang ata. Ayon sa balita guys, sa autopsy nung katawan nung pinatay guys, may nakitang pipino sa loob ng ari. Pero hindi pa alam kung sinong pumatay at paano pinatay. Makakita tayo, makarinig tayo ng balitang ganun. Ang sakit yung parang tinutusok ng kutsilyo yung dimdim natin. Pangalawang bisis na yan nangyari guys. Kung natatandaan nyo yung matagal nang nakalagay sa freezer. Iwan ko lang kung nakamit ba na ba nung pamilya nun ang hustisya. Tapos meron na namang panibago ngayon. Ay, Diyos ko po. Sakit sa dibdib. Meron akong voice record na ipaparinig sa inyo, guys. Doon sa pamilya ng namatay. Kapatid yung amo niya, kaso hindi naman po sila sumasagot. Ay, ang lagi po niya nakaka-video ko lang yung mga ibang kapatid ko po. Yung nga po yung kuya ko, nakikita ko niya nung kuli na may mga basa daw po siya sa mukha. Kaso yung rinanay ko po, sinasabi niya na huwag sabihin sa akin. Kasi nga po ayaw niya na nag-aalala po kasi ako sa kanya. Sana po ipatupad na yung ban na OFW sa Kuwait. Sana po makamit ang hustisya sa pamilya ni Contancia ko ni Dayag. Kaya ko rin naisipang i-vlog ito dahil marami akong kilala ang taga-amin banda, kapitbahay mismo na nag-abroad sa Kuwait. At saka meron akong pinsan na nandyan sa Kuwait. Yung napatay na OFW, si Contancia ko ni Dayag, sabi sa balita guys, 2 beses na daw siya nag-abroad. Bali, pangalawang beses na niya ngayon bumalik doon sa abroad, doon sa amo niya. Kaya siguro mabait yung amo niya kasi bumalik siya ulit. Maganda yung pakikisama. Okay siguro, walang problema doon sa amo niya kasi pangalawang beses na niyang balik yan ngayon. Hindi pa kasi alam kung paanong pinatay at kung sino pumatay. Basta ang nakita doon sa autopsy sa katawan ay mayroong pipino sa loob yun, ng ari. Nasabi nga na bulok na daw. Sa lahat po ng kababayan ko, saan man kayong bansa ngayon, mag-ingat po tayong lahat. Dapat po palagi po tayong magdasal. Sentro po natin lagi si God dahil sa ibang bansa wala po tayong ibang kakampi kundi ang Panginoon. Salamat po guys.